guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. So in today's video guys is meron tayong i-repair na Huawei Y6, which is i-restore natin siya kasi nasagasaan or tinapon ba nung yung may-ari. So guys, ito yung Huawei na Y9P. Yan, basag na basag, tapos na ano pa siya, na bend. So tinatin na lang kung maayos pa ba ito or hindi na. Pero check lang natin at gawin natin lahat ng makaya natin kung maayos pa ba siya. So bali yung gagawin natin guys is i-restore natin yung siguro yung PCB na lang siguro itong makukuha natin dito at saka yung battery niya. So yun. Baka nag-away siguro yung may-ari nito kaya tinapon o kaya alam kung ano nangyari. Basta yung nagpaayos sa atin dito guys, ito na yung itsura ng Huawei niya na Y9. Samahan niyo ako, i-repair natin. Guys, mag-opera na tayo ng ating magre-repair pala ng ating pasyente ngayon. So, i-restore natin tong Huawei niya. Ito. So, tingnan mo nga naman yung itsura niya guys. Wow! Wasak na wasak. Siguro yung may-ari nito nahuli yung asawa na may kapit. So, yan, parang tinapakan or sinagasaan ba ito? So, guys, ito yung i-restore natin ngayon. So, check lang natin yung board niya. Kung okay pa ba. Kasi ito, wala na eh. Wala na ito. Then, yung cover niya. Tingnan natin. So, yung battery niya. So, complete pa yung screw. Ayan. So, yan guys. Tabi muna natin itong mga pang-opera natin na gamit. Pang-repair pala. So, i-open natin guys. Ito yung bali, i-restore natin yung araw. Unahin natin guys. Tanggalin itong screen niya kasi baka masugatan tayo kasi ano nga, sira na nga siya. So tatanggalin natin to. So may proper way magtanggal ng ating LCD guys, pero since tipak na to, anuin na lang natin. Tanggalin natin yung ano niya dito para at least safety tayo guys, tayo masugatan ng ano, bubog. Yan. Kasi yung glass niya nakakaanot eh. Yan. So meron tayong nakikita dito, tabi lang natin. Yung middle frame niya is ano na, parang na gupi yan, na bend. Then ano ba to, kung ayos pa ba tong mainboard niya, pero sabi niya nagcha-charge pa naman to eh at tumutunog pa, kasi kaya malaki yung posibilidad na ayos pa yung board natin. Tanggalin lang natin to. So ito yung board niya. Medyo so nakikita natin parang wala naman siyang bali, maliban na lang dito na ano siya, na UP siya ng konti. Pero since sabi ng may-ari is nagcha-charge pa, nag-ano pa daw, tumutunog pa daw siya pag nilagay ng charger. So malaki ang posibilidad guys na okay pa yung board natin. So tanggalin lang natin yung mainboard niya. Ito yung guys, ito yung mainboard ng Huawei na to. UP. So wala naman ako nakikitang sira guys, maliban dito sa yung napansin natin kanina na UP yung ano niya, shield niya. Pero check natin kung okay pa ba siya. So tabi lang muna natin kasi tanggalin natin yung ibang parts niya. So yung susunod naman guys, yung battery natin na battery niya. So, kailangan lang natin ng spatula. Hindi pala ano pala to. Hindi ko alam ang tawag dito. Basta umorder ko ito sa Shopee. Yun. So yung tools ko guys, ilagay ko sa description. So hanapin nyo na lang sa Shopee. So ito yung flex ng LCD na pinutol natin kanina. So wala na ito siya. Tala yan. And then yung iba guys, natatanggalin natin dito. Baka may magamit pa tayo. Ito yung button switch natin. Para sa power at saka sa volume. Baka kailangan natin yan. Baka wala dun sa binigay niyang frame. Kaya tatanggalin na natin ito. Yung sunod natin ito yung charging module niya dito na part. Tanggalin lang natin ito. Sumaingay sa labas guys, pasensya na kasi maraming tambay.
madali lang mag-repair ng mga gadget guys, lalo na yung cellphone. Yung pinakamadali na repair ng cellphone is yung LCD. Kasi yung ano lang yung tatanggalin natin, yung harapan lang. So napakadali na guys. Ito yung board ng ano niya. Tanggalin lang natin to. Ito pa tong connector niya. So ano siya, medyo matigas yung speaker niya. So, baka ito kaya. Ito lang pala. Easy. So yan guys. Ito yung charging at saka headset natin na jack. So tabi lang natin din to. At saka kukunin na rin siguro natin to. At least baka kailangan din natin to mamaya. At saka yung wires niya para sa GSM natin. And then yung speaker to para diretso na tayo mamaya. Oops. And then yung kanyang ambient yan. Last natin natatanggalin. Chain. And then yung ano na dapat patanggal to. So, pasensya na guys, yung kinalawang yung ano ko. Yung knife ko, di ko napalitan ng ano eh. Yung blade. So part na to guys, mag-ingat tayo kung since wala tayong spear nito. Yeah, ingatin natin yung pagtanggal. Baka madiretso sa flex niya at maputol. GG tayo niya. Mahirap talaga. Mahirap talaga siya guys. Papalitan mo natin yung ano natin. Papalitan ko lang yung grip ko kasi naiiyak eh. Baka sabihin nyo na kinakalawang yung gamit ko. So, tapon na natin yan. Wala na yung gamit. Then, palitan natin ng bago. Yan. So, yan. Bago na guys. Wow! Kumikinang. So, nahihirapan talaga ako sa part na to. Hindi lang to importante. Kanina ko po ito nasa eh. Oops. Yan. So ito guys, ito yung flex ng ating power button at saka yung volume up, volume down. Yan. So lagay lang natin dyan kanyang frame. So yung gagawin natin is i-check natin yung mainboard nya and then check natin doon sa bagong ano nya, mainboard. So bale ito lahat yung parts nya guys. Yan, yung screen, yung cover niya, yung PCB, yung mainboard, tsaka yung charging module. Ito yung cover niya na nayupi, tsaka yung battery. Yan. So ito guys, no, ito yung parts ng nirestore natin ngayon. So sa loob ito guys ay yung parts niya. So open natin. Yun. So dito sa pinadala niya guys, meron na siyang LCD. Yan. LCD. Ano kaya to? Back cover. Yan. So bago din yung back cover niya. And then yung ating middle frame. Yan. Nandito siya. So since ito pa yung SIM card tray niya. So kompleto ah. Ayos. Kaso nga lang di gagana yung PCB. Hey, joke lang. Nagana yan. So titest natin ngayon yung LCD niya. Ito sa ating ating mga plastic. Ano to? Bakit? Ah, meron pala siyang dalang. Cover sa kanyang earpiece tsaka yung ambient sensor niya. Ito yung LCD niya. Ito pala. Wow. Bagong bago. Sayang to pag di gumana yung board na yan. So sana gumana. So hindi bibilan yung may-ari nito kung hindi niya alam na gumagana pa yung board na yan. Siyempre. So ito. Tanggalin na natin itong mga anan. Wow. Linis ah.
Sabagay yan guys, testing natin dito. So test muna natin yung board. Hindi muna natin kakabit dito. So yun na guys, yung battery natin. I-check natin siya kung mayroon pa ba siyang laman. So using our battery activator, malalaman natin to kung may charge pa ba yung battery niya. So i-connect lang natin dito sa ano ba itong slot niya. So kaya ito dito. Oops. Ito niya, ayan. So yun guys, umilaw siya. So meaning yan. So okay pa talaga yung battery natin. So try natin siyang i-charge. Magkano yung consumption ng current niya. So, i-activate lang natin. Press ko lang itong button na ito. Ayan. So yung battery charger ko guys. So nakita natin. Ayan, meron siyang 1.3 amp na consumption. So yan. Balik tayo dito. So working siya. Tatanggalin na natin ito. Hindi natin patagalin. Titesting na natin yung ano niya. Main board niya. So ito guys, check na natin. So yung una, yung, ito yung motherboard niya. Kabit natin yung battery niya. Kabit natin yung... Paano ba ito? Ikaw lang ah. Nadiretso na tayo. Ano na lang natin guys. Lagyan na lang natin dito para hindi tayo mahirapan sa pag-testing niya. So di rin naman natin itutuloy yun eh. Hindi natin siya i-cover kung hindi mag-function ito. So yung una natin ilalagay guys, yung power switch. So ganun pa rin. Insert na lang yan siya dyan. May slot naman yan eh. So yung susunod guys, yung ating ambient sensor. So nandito yan siya. So bali nakapisto dito sa likod guys. Ganyan lang yung paglagay niya. Yan. Yan niya. Yan. So bali yung isusunod natin is yung speaker niya dito. Tika lang. Pala nakabit ah. Yan. So yun guys, yung ating speaker. So buti na lang hindi natin tinapon to. Yun. So, ganyan yan siya. And then, complete to na. Yung susunod natin is yung ating main board. Ito. So, connect natin dyan. Tanggalin din natin itong dalawang camera niya. Yun. So, ito siguro pwede na to. Fit na fit ah. Okay, okay. So ibalik na natin yung camera niya guys. Mahilig sa selfie. Saan ba dito? Ito. Or ito. Ito siguro. Tama ba? Saka itong isa. Ayan. So ganyan. Testing lang naman eh. So kabitin natin yung charging niya kasi low watt yung battery. Para mag-charge din. So for testing purposes muna to guys. Then kabitin natin yung flex ng kanyang charging module. Then, ito naman sa punta sa ating mainboard. Yun. And then yung ating LCD. Oops. Okay, kaya siya gumagalaw. Tingin na lang natin ito para hindi na siya gumalaw kasi magcha-charge tayo. Scroll lang natin kahit mga isa lang. So yun guys, yung kulang na lang yung LCD. So ito yung mahiwagang LCD natin. Sana lang gumana to. Sayang yung binili, yung pagbili ng may-ari nito. Hindi umandar, patay. Kapit natin yung flex and then yung battery. So ito na guys, iti-testing na tayo kung okay pa ba itong motherboard niya. So yan, nakabit ko na. So ito lang muna guys, then lagyan natin yung charger kasi sabi niya tumutunog daw pag nag-charge eh. Oops. Tingnan natin. Ayun, okay pa nga talaga guys. So okay na okay yung board niya. So hindi pa tayo short, i-power on natin ito. Redirect naman yan. 6% ha. Power on lang natin. O yun. Wow. Dinagay ko yung mainboard niya. So yan. So medyo UP dito pero wala yung ano. Wala lang yan. Basta wala lang yan siya.
Ang importante yung keyboard natin. So yun, check yung may-ari nito ah. Tingnan lang makita yung mukha. So yun guys, nakikita natin oh. Okay naman siya. So testing natin mamaya yung touchscreen niya. Yung lahat yan. So fully functional pa siya guys. So di na lugi yung may-ari nito sa pagbili ng ano niya, parts. Kasi yung mainboard niya is okay naman. So yun, so patayin lang natin ulit. Bago natin siya i-assemble natin guys, tanggalin muna natin ulit yung mga parts niya para tornilyo natin siya lahat. Yung battery, yung pinakamahal dito is yung LCD. So ingat-ingat tayo pag nag-refer tayo ng mga cellphone na LCD. So madali nga siyang ayusin guys pag LCD, pero pag nagkamali ka naman, ikaw yung mababayad ng LCD, mahal pa naman. So mag-ingat lang tayo guys. So dito sa part na to, since tanggalin muna natin itong ano niya. So simple rin yung mga plastic, tanggalin lahat. So ayaw natin ng mga plastic guys. Ayan, tanggalin lang yan. Makabalik na lang, kumakapit na. So ito na. I-assemble na natin yung mga ibang parts niya dito. So una, itong flex ng ating charging module. Kabit lang dyan. Tapos iganyan natin siya na kunti. Tapos paganyan yung ano niya. So, and then ibalik na natin yung speaker niya dito. Ano ba ito? Paganyan. Tapos yung wires niya dito. And then cover natin yung ano niya. Screw lang. So yan, okay na lahat. Kompleto na yung screw ng ating charging module. So yung susunod dito sa part na to, ng ating mainboard. Pero bago yan guys, ilagay muna natin yung ating LCD dito. So yung paglagay ng LCD natin, gamitan natin ng adhesive glue. Tanggalin lang muna natin yung mainboard natin guys, kasi papatuyuin pa natin yung LCD. Tapos talagyan pa natin ng rubber band. Tanggalin lang muna natin to habang ikakabit natin yung ating LCD dito. So okay lang siya nakaganyan. So since natesting naman natin kanina yung LCD na okay siya, so nag-function naman, nag-touch din siya, so walang problema, kaya ikakabit na natin dito. So yung gamit natin na pandikit guys is meron tayong dalawang adhesive glue. Ito yung bago kong bili ngayon, yung T7000, na yung brand niya is Sushion. So ito yung gagamitin natin pandikit. So yung loob nito guys is itim na glue. Yan, adhesive. And then yung isa naman na brand itong Zanilan, T7000 pa rin. So either sa dalawang to guys, kung magre-repair kayo ng mga LCD, so ito yung bilhin nyo, ito or kaya ito. So ito, bago ko lang siya nakita, so bumili ako, try natin. So yung gamit ko talaga guys dati yung magre-repair ng mga LCD is itong Zanilan na brand, yan, T7000. So subukan natin tong solution kung ano yung maganda sa kanya. So pag LCD yung idikit natin guys, kailangan din natin ng di lang ito yung kailangan natin, yung adhesive. Kailangan din natin ng syempre yung rubber band para sa pag-fix natin ito. So since okay naman siya guys, yung pag-testing natin kanina is functional naman yung LCD natin. So try natin i-fit ulit. Yan. So fit na fit siya. So, tanggalin lang muna natin. Tapos lagyan natin ng adhesive tong gilid niya. Dito, pati dito.
yung lahat, yung ano na yan, portion na yan. So yun, yun yung lalagyan natin ng T7000 adhesive. So bago pala natin makalimutan na yung ano nyo, yung cover sa ating airpiece is nandito pala. So yun na muna natin to guys, dito yung position. Yan. Bali, nakaganyan yan siya. Then, pwede na natin lagyan ng adhesive. So, ito yung gagamitin natin na T7000 adhesive. So, bali, yung lalagyan natin guys, yung portion niya is yung mga edges niya. Yan. So, lagyan lang natin siya guys, yung wag masyadong marami. Yung sakto lang. Then ikutin natin dito. And then yung patong lang natin siya guys, ito yung DC, yung LCD yun. Tapos i-press natin ng konti. So ganyan lang natin siya. So pagkatapos na nating ma-press guys, so tignan natin yung mga ito, kung wala ng problema yan, saka pa natin siya lagyan ng rubber band. Bali, ganyan lang natin. Lagyan din natin ng isang at least maglock siya guys. Lagyan din natin dito. So pagtapos na natin siyang lagyan guys ng adhesive tsaka rubber band, so hintayin lang natin ng mga 2 oras bago natin tatanggalin para dumikit talaga siya ng maayos. So yung ma-exist tatanggalin lang natin mamaya pag ano na, tuyo na yung glue natin. So pabayaan ko lang muna siya mga 2 hours at saka balikan natin, ikapitan natin yung mga natira nating mga piyesa. So papatuyin ko lang muna siya guys. So after 2 hours kakabitan natin yung mainboard niya. 2 hours later. Ito na guys, at least 2 hours na siya. So tanggalin na natin yung mga rubber band. Kabit tayo ng LCD. Gamitan lang natin ng adhesive. Ayan. And then kabit natin dito. Tapos to ano nyo guys, webcam nya dito sa LCD na flex, ganyan lang natin nasa end nya dyan. Same dito sa ating flex ng charging module. So yan guys, okay na siya. Since okay na guys, yung panghuli natin is yung ating back cover, which is ito. So kailangan din natin yung ano niya, yung fingerprint niya dito. So lipat lang natin to dito guys. So tabi ko lang niya. Ayun. Then kailangan din natin itong ano yun, lens.
nakikita natin dito sa kanyang lalagyan. So, ito yung panghuli natin na ikakabit ito sa ating ni-repair, ni-restore na Huawei Y9 Pro. Tapos ilock lang natin. So, ito na guys. Ito pala natalagay yung battery natin. Kalimutan ko. So, di daan dar ito pag walang battery. Nakalimutan natin lagyan ng baterya. So, yan. Nakabit natin yung battery. Kalimutan lang kanina. So, yung panghuli. Ito. So, tanggalin natin. Susunod naman itong ating cover. So, ito na guys. Power on natin siya para malaman natin kung kumana ba talaga yung nilagay natin na screen. Okay. So, touch natin. And guys, working yung pag-restore natin ng Huawei Y9 Pro, which is yung sirang-sira na yung screen niya, tapos nagupi pa yung cover niya. Buti na lang yung PCB guys, hindi na ano, hindi na buruhan. So ngayon, check natin. Check natin yung ating screen na pinalit. Check natin yung continuity ng kanyang touch, kung meron ba siyang putol or wala. Punta lang tayo sa settings guys, tapos dito tayo sa system. Ayan. The system. And then dito tayo sa about phone. Then kasi i-activate natin yung ano, yung developer option. So saan kaya dito? Ito. Oh, build number. Yan, dito sa build number guys. So yan, sa baba may nakalabel yan siya na you are in the developer option mode. So hanapin natin yung developer. So ito, mas okay lang natin yan. Lang yan, naas na yan. So dito guys, hanapin natin yung pointer location para matest natin yung continuity ng ating touchscreen, kung meron ba siyang putol or wala. So dito natin yan malalaman. Dito natin siya ma-check sa ating developer option assigned. So hanapin lang natin tong show pointer location. So ito, pointer location. So i-activate lang natin to guys, enable lang siya. Tapos kung napapansin natin yan, meron na siyang go hit yan. So meaning yan, yan yung ating continuity ng ating touch. So hindi yan siya napuputol. Once napuputol yan siya guys, so mayroong problema yung touchscreen natin. So ayan o. So ganyan-ganyan lang natin siya. Diyan sa gilid. Yan. Pati dyan. So ayan dyan. Ayan. So since okay naman siya guys, i-disable lang natin ulit. Yan, para mawala yun siya. So yan guys, working na working yung pag-restore natin sa kanya. So na-recover natin yung PCB. And then, importante siguro yung data nito kaya pina-recover ng may-ari. Yung pang-last natin is yung ating SIM card tray. Yan, ito pala. Tignan natin, nakalimutan ito. Tagay lang natin dito. Mataya. So hindi nakikita yung mukha. So yun guys. Okay na yung Huawei Y9 natin na na-restore. So yun. So yun guys, tapos na natin ma-restore yung ating Huawei Y9 Pro. So ito mo siya ngayon. So makinis na siya guys. At least nagawa natin ng paraan. And then yun. Kung pasin natin kanina na okay na yung touch niya, wala nang problema. So at least na-repair natin guys, na-restore natin siya sa dati niya kanya. Yan. So yung ano pala guys, yung mga parts na na-replace natin is ilalagay ko lang sa description. So okay na siya guys. So yan. So yan guys, di pa nakapag-subscribe sa channel ko. So please subscribe and hit the notification bell for more videos update. So hanggang dito lang muna guys. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo ulit sa next video.